from your allowance, from your regular budget? Nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. Kaya, Mr. Chairman, at least ngayon, umamin na si ma'am. Tama na ako. Okay na ako, Chairman. Thank you. Ayun na, guys. Chief Accountant po ni BP Sara sa DepEd po ay umamin na po nga mayroon nga po anomalya nga nangyayari dito sa confidential fund ni BP Sara. Dahil mismo siya ay nakatanggap po ng subre sa loob ng opisina. Kaya alamin po natin sa video na ito kung magkano nga po ang laman ng subre na binibigay po sa kanya. At ito po si Chief Accountant ng DepEd po ay iwas po sa kanyang sarili para hindi po siya madadamay dito. Dahil po wala daw siya alam kung ano po yung mga laman ng mga dokumento kahit po kumpleto ito sa pirma. Kaya panoorin na po natin yung video na ito, guys, para alam po natin kung ano po yung mga anomalya na ginagawa sa confidential fund ni BP Sara. Dahil napaamin ito ng kuwa at ni Congressman Akop. Kaya ano pang inantay natin, guys, panoorin na po natin ng sabay-sabay. Tara, let's go! Been the chief accountant since 2010. Until now. So, you're aware of this liquidation report that was submitted by COA to this committee, and your name was affixed in this liquidation report, and you have a signature on this liquidation report. Yes, sir. So you're aware? I am aware of the face copy of the liquidation report, but the supporting documents were not presented to me. So it was not presented to you, you just signed it? It was... You're the chief accountant? Yes, sir. But it was just a formality that it should be covered by a liquidation report. But supposedly you're the chief accountant, you have checked. In circular, sir, it was stated that the liquidation report plus the supporting documents shall be submitted by the disbursing officer direct to the ICPAO, without any presentation to the chief accountant. Are you telling us na ministerial lang po kayo? Pumirma kayo dito without looking at the liquidation? Honestly, yes, sir. I will say yes. Oh, di may problema. But then again, sir, under the joint circular, it was clearly stated that the documents and supporting documents to the liquidation report shall be directly submitted to the COA. And it means that it will not pass through the accounting. Oh, JMC, COA, pakicheck nga, shall. Nakalaki doon, under paragraph 4.16, in case of misuse of the intelligence or confidential fund, and depending on the participation in the transaction, the budget officer, chief accountant, the treasurer, and the project officer may likewise be held accountable with the special dispersing officer. So you can be accountable, madam. It's a provision of the joint circular. Under this provision, it was clearly stated or implied that the documents didn't pass through or were not reviewed by the accounting office. Kasi ini-excuse mo yung sarili mo because of a provision of the circular, but the same circular says that you can be accountable. It could be stated here, sir, but honestly, and as it was not presented really to the accounting office, the supporting documents. Hindi po yun ang tinatanong ko, madam. Ang tinatanong ko po, dinidepensa mo yung sarili mo using a provision of the circular, but the same circular states na ikaw ay accountable. Kasi nasa akin yung kopya ng circular ninyo, ng COA, eh. Kaya nga ako nag-intervene dahil ini-excuse mo yung sarili mo sa liability. Pero the circular says that you can be liable. May we know from the representative of COA to be clarified to us on the matter? Your Honor, based on the documents from our confidential team, the liquidation report that was signed by Ms. Catalan, certified supporting documents complete and proper. Ano po yung sinesertify ng
ng accountant? Sir, when she signed the liquidation report of the 37.5, certifying that the supporting documents complete and proper. Ma'am, how can you certify something as complete and proper if you did not verify what is the content of the documents? It is a standard procedure that every liquidation document should be covered by a signed liquidation. No, but that is common sense eh. Yes, sir. Paano po kayo magse-certify ng isang dokumento na complete and proper nang hindi nyo nakita? Hindi po ba kayo nagtaka na nagse-certify kayo ng isang dokumento na complete and proper pero hindi nyo naman nakikita yung laman ng loob? Unfortunately, that was the case, sir. Bakit kailangan dumaan pa po sa inyo? Bakit nyo kailangan i-certify ang isang bagay na hindi ninyo ini-inspeksyon o tinitingnan? It was one of the requirements, sir, and I was made to sign that document, unfortunately. During that time, no matter how... this is the first time ngayon may cash advance ng confidential fund, but I was made to sign it. So... You were made to sign it. By whom? Because it is a requirement that the liquidation should be covered by the liquidation voucher. But that is, ma'am, that is your mandate. Yes. And your statement that you signed it without looking at the details, di ba? And that is your record. Are you telling this representation that I'm wrong, and Chairman Jacob? No, sir. My apologies if you have misinterpreted what I'm trying to explain. No, I didn't. Misinterpreted you. You're telling me that my statement is not correct. No, sir. I'm not saying. I'm sorry, Your Honor. But I'm trying to explain on why I signed that liquidation. Oh, who tell you to sign the document? Ma'am, who ordered you to sign the document? Not liquidation. They not really ordered, but I was requested by... Yes, who requested you to sign the document? By ASEC Shine Pajarda. Sino po? Si Assistant Secretary Shine Pajarda. Sunshine Pajarda. Okay. Saan ba? Nakaligtaan mo you were requested? You were requested na firmahan ka agad without checking the liquidation report? Yes, sir. Oh, di, Mr. Chairman, again, kung anumang word gagamitin, requested ba or she was forced to sign it without checking the liquidation report, ganun pa rin yun. Ma'am, meron po ako isang tanong. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope kay ASEC Pajarda? Yung totoo po, ma'am, remember you are under oath. Aside from your allowance, from your regular budget, nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Pajarda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much po? It's not even... Magkano po? It's 25,000. 25,000. How many times po you could recall? Nine? Ilan? Nine times. From what month up to what month? Let me guess. From February to September? I think so, sir. Nung September po, tumigil na. Yes, Your Honor. Just like Yusek Mercado. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, thank you po. Yeah, Mr. Chairman, at least ngayon, umamin na si ma'am. Tama na ako. Okay na ako, Chairman. Thank you. Oh, di ba ang saya nila ni Kong Akop at ng Kuwa dahil nakakuha na po sila ng informasyon po about po kung saan napunta ang confidential fund ng DepEd Secretary noong panahon ni Inday Sara. Kaya po may anomalya talaga nga nangyayari doon sa confidential fund nga ni Inday Sara. Kasi marami nga yung naniniwala nga hindi naman ito sinarili ng isang tao lang ang bilyon na confidential fund sa DepEd nung panahon ni Inday Sara. Mismong chief ng accountant sa DepEd Secretary, napaamin nga na mayroong bigayan o nakatanggap nga siya, ang laman po ng sobre na yon ay 25,000 nga po, guys. At dito yung pa nga sinabi, 10 times siya nakatanggap ng sobre. So, ibig sabihin, once nga nakatanggap ka o binigyan ka ng sobre nga may laman na pera,
alam mo na yon ang ibig sabihin, may kapalit po yun. Ang una niyan, pirma mo lang ang kapalit sa binigay sa iyo na pera. Hindi ka naman siguro bibigyan, basta-basta lang kung walang kapalit. Pero ang masama doon, dahil iniiwas mo talaga yung sarili mo na wala kang alam, pero kumpirmado, na kumplito pirmado, na pirmado mo dahil sa mga dokumento nga sa loob ng mga papeles o requirements, andun po yung pirmado mo. Kaya matadamay ka talaga dyan kung ikaw ang chief accountant dahil sa'yo lahat dumadaan ang lahat ng mga papeles. Kaya sorry ka na lang dahil isa ka nga sa tumatanggap. Kung nagustuhan nyo ang video nito, guys, please like and subscribe. Maraming salamat po. Thank you. And God bless you po sa ating lahat. Thank you.